Okay po, Doc, yung kuha natin yung location. Ang pwede po natin gawin dito, pagka nataniman po natin ang kalamansi, papaararuhan po natin siya pahalang. Ah, sige. Para po, no, pagka sa tagaro na pagkapatubig, hindi po bulusok yung tubig pagka manggagaling sa taas. Oo. Para dire-diretso sa pahalang yun. So, mga ilan kalamansi muna ang initial na pwedeng ibigay? Mga 1,000 po, pwede po dyan. Hindi, ibig mo sabihin, lahat na yun, sabay-sabay na? Pwede rin yan, dahil kasi pagka pinararuhan siya, at least makikita na po yung guhit po ng linya po kung ng araro. Kung hindi muna tayo magpa-araro, yung pwedeng taniman pwede muna. Pwede na rin po. Para makapag-umpisa na po, tayo. Opo, pag nakumpisa po tayo magtanim dyan, tsaka nyo pa-araruhin po yung correct na. Pwede po. Ito po mga katribya po yung pinagawang daanan po ni Doktor. Ito yung kanyang lupa. Tataniman po ng kalamansi. Maganda naman po itong lugar. Maganda rin po yung lupa. Ay basal-labasal ang kalamansi dito. Kaya yun ang isa sa hinihingi po ng payo sa atin ni Dok. Ano yung magandang gawain. Ito, ang may sasuggest natin ay pahalang ang gagawin para yung sa pagpapatubig sa tagong araw pag manggagaling doon sa taas hindi bulusok yung tubig, kailangan pahalang yung tudling na gagawin para noon hindi kaagad tumakbo o di matapong kaagad. Nasa gitna siya, dadaan siya doon, tapos sa kabila ganun din. Kaya doon manggagaling sa kung saan yung location na mataas, doon manggagaling yung tubig pababa. Kaya maganda ka dito pagka sakali mataniman, paararaw itong gitna para sa susunod na tagaraw ay madali pang tubigan. Iyon yung sistema pagka hindi patag yung lugar para hindi kagad bulusok. Kasi pagka pag ito itong bulusok na ito tinubigan mula sa taas, hindi mabubusog. Oh, patatapon dire-diretso. Tapon na po lahat ng ano. Hindi tap, ano, sa hindi mabubusog yung halaman. Apo. Mas maganda pag paharang na ganun. Kailangan po. Oo. Tatanggalin muna yung mga hugat na yan. Apo, tatanggalin niya. Kasi hindi gaganda tubo na kanya. Mm-hmm. Pwede niyo po siyang hukayin. Basta pagka namatay naman na yan, para matanggal po ang delikado sa inyong paa. Kasi masusuya kayo dyan. Eh, kung ba pwede nga matanggal ng bako, pwede bakuin. Kaya alam mo, mahirapan yung bako rito dumaan. Dahil putik. Pero kung mano-mano po yan, matagal din. Kasi oo, matagal yan. Eh, huhukay mo pa yan eh. Ang matatanggal nyo dyan, yung mga maliliit na yun. Pero pa pwede yun, yung pinakahuli nyo lang ninyo, yung mga malalaki. Tapos yung mga umbok-umbok na yun, pwede nyo yung patagi na sa kawin yun. Palapalahin. Para masunod yung pinakalinya. Sayang din yan kasi maluwang-luwang din yung space na yan para mataniman. Okay. Ayun, yung kawayan na yun, pwede nyo nang alisin din yun. Dahil nakaka-cover din sa kalamansi. Kaya itong portion na to, pwede yung kalamansi lahat na maitanim. Tapos meron siyang lugar doon, puro rambutan naman. Para at least yung kuha makaginhawa. Ayun, nakakaya na. Kayatan na po natin mga katribya po yung ating tatay na po. Sila po yung gagawa po nitong ating farm ni Doktor. Kaya itinuro na po natin sa kanila po yung paraan na po pwede magawa. Mahalaga lang dito, mapa-araruhan. Maganda naman yung lupa. Buhag-hag siya. Di siya yung siksik. Kaya pwede yung kwento. Pahalang po yung kuha niya pagka tututudling. Pwede naman po siya din na tanaman din ng kalamansi pagkatapos aararuhan yung gitna. Yan, pwede na natin mapakuhan din niya matamnat. Para yung kalamansi habang maaga ay makalaki siya mga katribya. Yan, shoutout po natin yung ati po subscriber dyan po sa ibang bansa. Yan, yung asawa po ni Doktor. Medyo putik lang po ang ating sapatos. Pero okay na lang din. Okay, okay. Talagang maulan.
Pati na lang po, nagpunta tayo rito, hindi po umula, hindi, eh lalong mas maputik. Pero the best po mga katribyan naman ito, pwede naman. Okay po yung kani Doc. Napasabak yung kanyang motor. Yung pang off-road. Develop na lang din yan. Okay po Doc, yung kuha natin yung location. Ang pwede po natin gawin dito, pagka nataniman po natin ng kalamansi, papaararohan po natin siya pahalang. Ah, sige. Para po, no, pagka sa tagaro na pagkapatubig, hindi po bulusok yung tubig pagka manggagali sa taas. Oo. Para dire-diretso sa pahalang yun. So, mga ilan kalamansi muna ang initial na pwedeng ibang? Mga 1,000 po, pa pwede po dyan. Hindi, ibig mo sabihin, lahat na yun, sabay-sabay na? Pwede rin yan, dahil kasi pagka pinararohan siya, at least makikita na po yung guhit po ng linya po kung ng araro. Kung hindi muna tayo magpa-araro, yung pwedeng taniman nyo. Pwede na rin po. Para makapag-umpisa na tayo. Opo, pag nakumpisa po tayo magtanim dyan, tsaka nyo pa-ararohin po yung gitna. Pwede po yun. So, sa tingin mo, Ber, mga ilang puno? Mga 1,000 po muna. Kagad? Wow, galing ha. Nakukuha na po yan. Oh, dahil sa sukat naman, medyo malaki naman. That's good. Saan po ba yung kabila po ng nyog po na yan? Yung batang nyog? O doon lang po mismo sa daanan? Basta merong daan, yun yung atin. Pagkakabila nun. Ah, hindi na. Balay yun po sakop niya. Basta yung daan na yun, papunta dito. Mm. Eh, ang rambutan, saan natin pwedeng ilagay? Ang rambutan, dito po ba? Ala po ba kayo? Saan po ba yung banyong pwesto? Lahat to. Lahat po na yan? Oo. Ito. Ito gagawin tong camping site eh. Camping site. Oo. So dito po sa gawin po nito, gagawin lahat yung kuwan. Kung po pwede, hindi ba pwede tayo magtanim ng rambutan dito? Dito po sa pinakababa. O, sa baba. Kahit mga ilan lang. Pero pwede rin po dyan. Hindi po ba i-develop ito? Ha? Yan po, hindi nyo po i-develop. Ano talaga yan? Tataniman talaga ng puno yan eh. Ah, itong lugar po na yan. Oo. Kasi mababa siya. Oo. Pwede naman po ninyo. Pwede tayo magsingit ng opo, ng rambutan. Rambutan lahat ng baba po dyan sa baba, puro rambutan. Sige. Po itanim nyo. Plano mo na, kung God's will. Tapos second, po ito, makuha po natin yung sa lupa ninyo ng kalamansi. Maganda yung lupa ninyo, makalabo eh. Mga God's will, mga second week ng July, kung po pwede, yung plano natin. Sige po, para at least nun, ito po, pwede pa ninyong mapakuan dito. Yung mga kahoy. Oo, papakuha. Opo, mapakuha po ninyo, mapalinis. So, ibig mo sabihin, kaya na tayo magtanim nitong 1,000 nitong July? Pwede na yan. Yung lahat po kasi ng mga malinis na po na yan, pwede na tanim. Okay, niya. Very good. Okay na po ang setup niya. Tapos araroy na lang. Kung makikita mo yung location ng bahay, maganda dahil sa likod niya panay ano eh. Opo, panay kuha na siya, panay puno na po siya. Tapos ito po ba kuya, palilinis nyo rin po ba yan? Palilinis din yan, pero ang balak namin ni Mrs. ito muna. Itong gawi po na ito. Yung gawa. Kumbaga ano, parang paumpisa. Paumpisa lang muna. Pwede, maganda po yan. Kasi at least may natanim na po nung kwan. No? Ang kwan namin ni Mrs. Hindi naman kami talaga. Ngayon lang kami matututo. Nang farming. Sa akin po. True you. Kasi ang sabi nga ni Mrs., itanong mo kay Bear, pacheck mo muna yung lugar. Po. And then pag na-check na yung lugar, sinang-ayunan niya na anong dapat gawin. Mm-hmm. Kung pwedeng magtanim, alamin mo kung ilan. Tapos Bert, tulungan mo na rin kami kung paano magtanim. Sige po, ituturo po natin sa mga tauhan po ninyo yung gagawin tsaka po yung sukat na pwede pong sukat po. Ang gagawin natin, ako nakukuha ng tao dito, Bert. Opo, kukuha na po siya. Ito, gaya ito yung dalawa po ninyong tauhan. Hindi naman po mahirap itanim yan. Kailangan kasi ba ng electric? Hindi na, kuha lang po yung digger lang na manumano. Ito, pala lang po pwede na eh. Lambot po ang lupa. So hindi na kailangan bumili. Hindi na po yun, hindi na kailangan bumili po nun. Sa tingin mo, mga ilan tao ang kukunin ko dyan, Ben? Actually, tatlong tao, kaya na po yan eh. Ay, ganun? Ako po, nagtanim po ako, 700 na hinukayan ko lahat eh. Okay. So, pero itong mga kaibigan po natin, kumukasya sila po yung nakakuan dyan. Hindi naman po isang araw lang po ninyo hukayan nila yan. Siyempre. Kung ano yung kaya lang ko kaya sa araw na yon, di naman pinamadali ang kuwan. I-design mo na Ber kung paano yung apo alignment niya. Ang gagawin po natin dyan, pahalang. Para noon yung takbo ng tubig, hindi po pabulusok sa ibaba.
makakita nyo po yung para doon sa rice terraces. Diba may bundok yun, pero natatanim ng palay. Ganon din po, para parang style pilapil-lapil. Okay. So, 1,000, mga ilang rambutan? Ilang rambutan dito, siguro mga kumpo yan. Mga 20 piraso. Okay, pwede na yun. Oo, marami na yan. Yung 20 isang piraso na yan. At saka 20 piraso ng rambutan. Pwede na. Okay. Nakukuha na po natin yun. Call na yun. Ito, maayos po natin yung ano yun. Tapos kung naitanim, tsaka na lang natin iplano ulit kung kailangan ipatan po pa yung iba. Ang importante, meron na tayong... May paumpisa na po dyan. Na eh. Yung source ng tubig, meron doon eh. Andun yung balon eh. Hindi naman daw nawawalan ng tubig. Basta tangko lang po sa bagay, yung puntagulan, okay lang. Sa Tagaro po ninyo i-prepare yung mga gamit po ng pampatubig para no, sa kalamansi. At least malaki-laki na yung kalamansi. Ang kalamansi ba, ilang beses mong diligan niya? Conforme rin po. Pag mabilis po matuyo siya, pwede po siyang weekly. So kaya na ng tao po dyan. Oo, makukupo niya. No. Okay. Hindi naman po araw-araw dilidiligan ng kalamansi. Okay. Yan, basta't pagkahalimbawa naman yan yung medyo tuyo lang. Ay, misa sa amin kasi ikasampu o ikalabal limang araw, dalawang linggo halos pagitan. Ay, kayang-kaya nyo mag-asawa siguro. O, kaya po nila yan. Tsaka yung 1,000, kayang-kaya na mag-asawa yan. Kaya magadagad rin po ang yung pagitan niya, pwede po niyang pataniman ng gulay para maging sideline po nila. Sideline nila, okay. Eh, ang mangyayari yan, Ber, ikaw na yung magiging consultant natin. O, sige po, wala po nga tayo problema. Nandiyan lang naman po yung ating channel, ang YouTube. Nakapag-contact naman po tayo. So, anytime din, kung gusto mong pumunta at kuhanan yung development, wala naman problema. O, sige po, pag ako na, tsaka nandiyan naman po kayo eh. I-endorse kita sa mga tao dyan. O, sige po, pag ako na. So, may privilege kang pumunta dito, dali mo yung pamilya mo. Kasi ang bala ko dito, once na gumanda na yan, may tanim, ito yung camping site. Parang style na adventure din siya. Ito yung camping site. Diyan yung mga bahay namin. Mm-hmm. And ito yung off-road. Ayos ko yan. Ang crossing nito kasi from the clinic. May clinic ako yung tatayo doon. Opo. Diyan lang malapit ang po din. Diyan. Yung right of way doon. Mm-hmm. Yan ang off-track ng Raptor. Hanggang doon sa taas. Pataas doon. May batis pa tayo dito. Doon. Oh. May batis pa dyan. Mm-hmm. Paakyat yan. May view deck doon. Mm-hmm. Iikot ka pa gano'n yan. Dadaan ka naman. Hanggang doon, iikot pa. Mm-hmm. Kaya masarap pag off-road. Oo, kumbaga. Pag magadagad na develop po ninyo yan. Pwede yung mga bata, pwede dito mag-ATVs. Pag lalaro-laro rin dito. Yes. Ano, camping site. Tapos, ito yung Kalamansi Farm, Rambutan Farm. And then, pag-aralan mo pa mabuti kasi hindi lang naman yan ang hihingi namin pa ng tulong sa'yo. Tsaka ito, kung halimbawa palilinis nyo ito, pwede pa ninyo magtanim kung ano man po pwede itanim dyan. Definitely, bigyan mo kami ng payo. Sige po, kung ano yung maganda dyan. Mag-uumpisa ka sa kalamansi, pero bala kasi namin ni Mrs. to buuin as forest talaga. Forest. Dito siguro, maganda dyan, sir. Coconut dwarf. Yun din ang ano, yun din ang iniisip ni Mrs. Yung coconut dwarf, maganda rin niya kasi bata pa lang, guwunga na, tsaka maganda rin siya sa kawan, to farm. Kaya nga kung sakasakaling matapos to. Sige, sir, pag-aakwa rin natin yan. Unti-unti. Pag na-develop dwarf, na muna ito, yung dwarf yan, yung maliliit lang yan. Pero nagbubunga na siya, pero kaya naman, yung mga bisita niya, pwede silang kumuha ng coconut dwarf. Ayun nga yung sabi ni Mrs. Yun din ang balak niya. Kasi yung nyug kasi natin tinatarib, matagal yun, nakamatangkad bago pa umani. Bago umani. O yung pong coconut dwarf, pa bata na makakapitas. Exactly. So, pag kaya, kalimbawa, tama-tama po dyan yun. Masona natin yung kalamansi dito, rambutan doon. O di, nako, yung pang rambutan, pwede pa nating dagdagan dito sa side dito, kung sakasakali. Pwede rito rambutan. Okay. Kasi sa gilid nga yun po, pwede rin, halimbawa, ito sa daanan po ninyo, sa off-road. Pwede rin din yung rambutan sa mga palibot. Okay. Mapapalibot. Kaya naman, pag nalaglagan po yung rambutan doon sa driver, baka makakain pa sila.
Ito, bigyan mo na lang kami ng bigyan mo sige. Na lang kami ng payo. Oh, sige kasi, po. Pwede po 'yan yung sa may daan kasi 'di ba nadadaanan po 'yan. Maganda rin yung nakikita nila na may mga prutas sa palibot. Sige. Kung pwede siyang suha, o pwede ano, siyang dito yung pinakahuli natin. Aha, sige lifetime po. Lifetime commitment first time kung palang-palo tayo rito sa kanya. Ito muna ang maging first project po ninyo. Yan, matanimin po natin. First project natin yan, rambutan and kalamansi. Oho. Tapos kung ano yung mga susunod na pwedeng itanim. Oh, sa susunod na lang po natin ulit gawin. Oo, oh, marami. Okay. Susunod na lang. Not even siguro fruit bearings, mga furniture tree, pwede mo rin kami bigyan ng advice. Pagkakon po yun. Pero alam niyo po, dito sa lugar ninyo, mga fruit bearing ang maganda. Ang maganda. Opo, kasi ito, nakadisenyo kasi ito sa mountain eh. Saka sa mga prutas, saka mga puno. Eh, ang suggest ko nga lang sa inyo, bagay, itong mga acacia, okay lang ito para pang malamig. Ito po mga mahogany. Ayan, mahogany rin. Mahogany kasi hindi po masyado natin kuhan yan, nakokobera. Pero maganda rin ito, pangdaan lang. Yes. Para malamig yung nag-o-offroad ng kamay. Kung ano, meron kasing alumni association na magtatanim ng mahogany. Mm-hmm. God's will, kung makapag-start tayo Ver ng second week ng July, mm-hmm. plano natin mabuti. And sasabay sila sa atin. Ang bala ko nga, mag-overnight tayo dito. Oo, dito parang camping siya. Papayagan ni Mrs. Ni Mrs. O, kung pwede mo rin silang isama kasi may mga tent naman. Ah, may tent naman po. Ano, itatanong din po natin. Pagkakuha siya eh. Yeah. Okay, ito to, gagawin namin family oriented tong place. At saka maganda po yung location nyo. Diba? Ito, malamig naman ito. Tsaka patag siya. First time ko din ditong ayusin to. Ito pong kuha na ito. Eh, siyempre, hindi naman ako engineer, hindi naman ako architect. Siyempre, yung mga kuha na magaling yung mga agriculture. Yung daan, medyo iba budget namin ni Mrs. Ibig sabihin, pasisimiento nyo rin po yung daan din eh? Depende kay boss. Depende kay Mrs. Opo, medyo malaki-laki budget po niya. Pero unti-unti lang muna. Pero ang nasa plano namin, Ver, eto. Yung kalamansi tsaka ito. Pero pwede dyan, kahit din yung simentohin, patambakan nyo lang ng graba. Ah, yun nga yung suggestion din niya. Mas kawan po yan eh. Mas okay pa. Tapos yung lahat ng bumubukso na lupa, yun lang ang simentohan ninyo para naiipon yung lupa. Sabi ko nga sa kanya, kailangan ko na yung tulong mo kasi mas malaki income mo kaysa sa akin. Babasa, maganda palitan po kasi nandun. Eto. Sa ating ka-farmers kay doktor, sabagay hindi po siya ka-farmers eh, doktor po siya. Ito pinadidevelop po natin ito. Susunod na lang ito, pwede itong patambakan ni kuya para maging patag. Pwede pa itong taniman ng kalamansi. Itong portion na ito, maganda dito kalamansi. Ayan yung lugar na yon. Doon manggagaling po ngayon yung tubig. Para sa pagkatanim. Oh, nabalo ho ata si Doc. Umakuan siguro yung lupa ron. Kailangan yata ikaw si Doc to tulungan. Nabalo ho yata. Tatatong lupa na ito. Patag siya. Ang ganda yung lupa niya. Nakatribe yan. Basal. Okay yung location. Ito. May nagkakalabo po ba rito ate? Yun ang hindi ko po alam kuya kasi ngayon lang kami nakarating dito. Ah, siguro baka mayroon mga may kalabaw rito. Pwede ritong paararuhan para yung gul. Pwede taniman po yung gulay. Yung pagitan. So, mga katipan, tapos na po tayo doon sa ating adventure po doon sa farm po ni Kuya. Napasala po natin yung kanyang pwede taniman po na kalamansi. Approve naman po yung location, okay naman po siya. Siguro sa July ay plan po niya na magtarim po ng kalamansi doon. Tulungan po natin si Kuya, si Doktor. At kasama rin po niya yung ito po yung kanyang kasama sa trabaho. Aalalayan na rin din po natin. Siyempre, yung kanyang secretary, tapos yan, mga kaibigan ni Doktor. Shoutout kay Dr. Bing. Yeah, shoutout po kay Mrs. Next time, sama mo yung family mo. Sige po, pag ako, kawin na natin siya. Sama po natin.
Ito po, kakain naman po uli kami, mga katrivia, di pa natutuno yung aming kinain. Nga po, bawal na po yata dahil sabi ni doktor. Totoo naman eh, doktor naman po siya ng kuwan, sa kanya tayo papacheck up. Libre pa. At yan po, napasyala po tayo mga katrivia po ng ating si Dr. Bing sa kanya pong farm. At binigyan na po natin kung ano po yung ating may tutulong at may papayo. Ang ating masasabi, approve po sa ating yung kanyang lupa. Okay po yung pagtaniman po ng kalamansi. At ito pong mga bagay ay i-details na po natin sa ating pong bagong kaibigan, si Dr. Bagong, sabi niya, ayon niyang doktor eh, gusto doon niya, ka-farmers. Ka-farmers. Ba? Ayun. Hasta la vista, ka-farmers. Bago natin ka-farmers, doktor. Si Dr. Bing. Siyempre kasama rin po natin yung ating magtatrabaho, yung mag-asawa. Yan, taga Bacolod po si ate, no? Masbate po. Ah, Masbate. Siya naman si... Ayun. Siyempre kasama natin si Engineer. Bin. Siyempre yung kanyang kaisa-isang asawa. Angel. Angel. Saka si... Siyempre, di po nawawala si Nanay. Ayan, si Nanay Binay. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Shout out. Bodyguard ni Boss. Ayan, yung bodyguard. Ayan, yung ating manager. Ayan, yung ating manager. So mga katrivia, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Pag nagustuhan yung video na ito, please like, share at comment. Kung meron kayong katanungan, ay ilagay nyo po sa ating comment section at sasagutin natin. Malay ninyo, pag magandang tanong, gagawin po natin ang vlog. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi natatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye. Ayos.